palaban hanggang sa huli si Secretary Judy Taguiwalo. Nanindigan siya na kung kakayahan at katapatan lang ang basihan, dapat siyang manatili sa pwesto. Malilabel ka na ideolog dahil sa history mo. Pero dapat i-measure nila ko sa actual ko na ginawa. Ano bang ginawa ko? Natitingnan masama yun dahil kaliwa ka. Wala kong ginawa eh. Na masama. Di bababa sa 13 miyembro na makapangyarihang commissioner appointments ang bumoto laban kay Taguiwalo. Pero dahil sikreto ang botohan, di masabi kung ano ang eksaktong boto ng 24 na miyembro ng CA. Ayon sa isang senador, hininto na rin ang bilangan matapos sumampa sa simple majority ang botohan. Walang indikasyon sa hearing noong umaga na mare-reject ang kalihim. Dito, isa-isa siyang tinanong ng mga senador at kongresista tungkol sa peace talks, conditional cash transfer program, pati na rehabilitasyon ng Marawi. Matapos ang halos isang oras na executive session, isa-isang nagtungo sa session hall ang mga mambabatas para i-anunsyo ang desisyon. Nasabihan na si Taguiwalo na rejected ito, pero minabuti niyang pumunta pa rin sa session hall at marinig mismo ang dahilan kung bakit di siya katanggap-tanggap. As the chairman of the Committee on Labor, Employment and Social Welfare to move for the commission and appointments to reject the ad interim appointment of Judy Marigomen Taguiwalo as Secretary of the Department of Social Welfare and Development. I so move, Mr. Chairman. Hearing none, the motion is approved. Ikinalungkot ng Malacanang ang pagkakareject kay Taguiwalo. Ayon sa palasyo, malaki ang naging impact ng kalihim sa buhay ng maraming Pilipino. Si Taguiwalo ang 3rd miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na di pinalusot ng CA, kasunod ni na DFA Secretary Perfecto Yasay at Environment Secretary Gina Lopez. I am a good company. I think to be rejected like Gina Lopez is a badge of honor for us. Kasi never kami masabi na corrupt kami. Tumindig kami sa prinsipyo. Tulad ni Lopez, may closing song din ng aktivistang kalihim. Do you hear the people sing? Yun yung aking kanta na ipapaabot sa mamamayan. Kung wala na ako ngayon sa Department of Social Welfare and Development, nasa hanay ako ng mamamayan na tumitindig sa tama, sa bayan, at sa mga mahihirap. So do you hear the people sing? Don't ask me to sing kasi ayoko bumagyo. Tingin ni Taguiwalo, na-reject siya dahil di niya pinayagan ang pakikialam ng ilang mambabatas sa pondo ng kagawaran. May mga issue talaga ng port dito na hindi pa natin naayos. May tindig talaga ako sa port na tumindig ako ng diretso laban dyan. Pinarating ko sa aking mga regional directors na ang pondo ng DSWD ay common fund at hindi entitlement ni congressman or congresswoman. Sabi ni Taguiwalo, kasama na rito ang pagkontra niya sa tax reform program ng administrasyon na sa tingin niya lalo lang magpapahirap sa mahihirap. Handa na rin mag-move on si Taguiwalo matapos ang higit isang taon sa kagawaran. Christianis Guerra, ABS-CBN News.